Everyone. So again, ating pag-usapan sa audio part 4, ano? Na grabe yung gigid doon ni Ma'am Lani Tesorero. Na topic doon regarding sino nagtanong si Jethro kung sino nagpalabas ng mga conversation. Pero sino daw si Eric na nagpa-epal. So alam naman natin si Eric Alfonso na kay best friend po yun ni Mahal na parang kuno-kuno noon na nagkaroon ng relasyon si Eric Alfonso kasi Mahal, but wala pa namang confirmation regarding po doon. Okay? Ating pag-uusapan mga ka-idol regarding po doon sa ating napakinggan na audio na yon, na grabe yung sumbatan doon simula nang nagkasakit si Mahal. Bakit mayroong kapabayaan na nangyayari? So alam na, that time actually, nagkasabay magkasakit ang si Mahal tsaka tatay ni Jethro. Okay, so sa nangyari na yun, that time, umalis si Jethro Carey papuntang San Juan kasi nandun yung tatay niya, okay? Si Mahal iniwan doon sa bahay nila mismo Lino. So actually, dapat hinubilin ni ni Jethro Carey si Mahal kasi obligasyon actually, obligasyon ni Jethro Carey na alagaan si Mahal kasi siyang kumuha doon sa Tesorero family. Kay Mahal, na binigay ng Tesorero family dahil malaki ang tiwala nila kay Jethro. Okay? Yun po ang nangyari. Ngayon, dahil sa kapabayaan, even ang gamot, hindi man lang nabigyan ng oras ng Tesorero Molino Farren family. Kasi, even gamot, hinipan ni Mahal kay Jethro. Okay? Ang obligasyon doon ni Jethro, dapat bago siya umalis, sinik niya kung may gamot pa ba si Mahal, nandun pa ba yung mga pangangailangan? Kasi alam ni Jethro may sakit si Mahal eh. Okay? Dapat binigay na or sinabihan na si Mix Molino na Mix Molino wala ganito si Mahal gamot kasi may sakit si Mahal, not feeling well. Dapat bilhan mo ito ng gamot kasi mahirap si Mahal magkasakit dahil hindi marunong magpalabas ng sputum, sipon, plima, excuse me, sa mga kumakain. Kaya yun po mga ka-idol, nandoon po doon po, pumasok na po doon yung kapabayan ni Jethro na hindi man lang namonitor ng maayos ang pagkasakit ni Mahal. Kasi that time, nandoon siya sa San Juan. Ang point ko lang naman sana, sinabihan niya si Mix Molino na bantayin si Mahal ng maayos, painumin ng gamot, pakainin. E bakit nanhingi pa yung pasyente ng gamot? Jethro ang gamot. Diba? Doon po na-involve po doon yung pagkasakit ni Mahal sa audio, yung mga conversation, yung namatay si Mahal, yung mga gastusin. Okay? Yun po, yun. Ha? Mga ka-idol. Parang doon sa main sa audio na parang sinisisi ni Jethro Carey na si Eric Alfonso talaga ang nagpalabas ng mga messages, feeling innocent siya doon. Okay? Ang ano lang naman kay Jethro, pagkakamali lang naman ni Jethro, hindi siya marunong mag-accept ng kanyang pagkakamali. Okay? Yun lang naman po doon ang pagkakamali ni Jethro. Dapat mag-accept tayo ng pagkakamali natin. Okay? Obligasyon natin po yun kasi tayo po ang kumuha ng PWD sa box sa poder nila. Tapos nagkasakit, iiwanan. Diba? Tapos nasabala na pagkamatay ni Mahal. Nagsumbatan na. Yun po dun. So, for me, ang nakita ko sa buong kwento ng audio na yon, ang may pagkakamali si Jethro Carey. Okay? Ang mapagkakamay doon si Jethro Carey talaga. Real talk lang din po tayo. Okay? May nangyari talagang kapabayaan. Okay? Na-mention din doon yung birthday ni Mahal. Diba? Nung pumunta sila Mix Molino sa mall, iniwanan si Mahal kay Grace Rivera, De Vera. Diba? Si Grace De Vera na Team Maliw, na-interview ata na yun ni Nanay Merly Peregrino.
Okay, if not mistaken. Okay? Yun po. Kasi kung may pagpapahalaga po tayo sa tao, bakit birthday mismo ng batang na yun, birthday mismo ni mahal, bakit iniwan natin? Tapos tayo lang, kayo lang ang pumunta sa mall. Bakit iniwan yun si mahal? Ano naman ang dahilan? Dahil tapos na gamitin, iiwan na lang. Parang relasyon lang ano. So yun lang po doon. Ano lang natin to regarding po sa audio sa napakinggan ni Kuya SMB kasi video blur din yung ano, yung pandi kasi maingay, di parang may naghuhugas or whatsoever ano yun. Okay. Yun po ang aking ano, ang pinupukol. Well, regarding po sa messages, totoo po yung kunbo kaya nabuksan yung cellphone ni Mahal nandoon plus yung kasi si Mahal mga kamahal, si Mahal hindi po yan nagsusumbong sa problema sa pamilya niya. Doon siya nagsusumbong sa kanyang mga kaibigan. Kasi ayaw nga ni Mahal, pauwiin siya. Kasi gusto nga si Mahal na makumita rin siya ng pera. Okay? Na-involve na itapik din nila doon. Nagsisiyan ko. Sino nagpagawa, nagpalabas ng ano? Kasi parang inano nila na sila Lani to si Rero ang nagpalabas ng mga messages text. Tapos, sinahaka-haka naman ni Jethro na, baka si Eric Alfonso, sinong Eric Alfonso nagpapa-epal? Di ba yung mga ganong eksena? Okay? So, yun po doon, ano, mga kamahal, na, nandito naman tayo sa katotohanan, na sana, na mabigyan din natin, na magtulungan po tayo, huwag tayong pumayag na, yung kwento ng mami, actually, yung pagkamatay, kasakit ni Mahal, nagkasakit, nagmatay, tapos maraming mga issues na na pumasok, yun po doon. Kaya tayo, ano naman eh, ang problema lang doon sa kabila, puro deny. Nakikita naman eh, mismo yung mga taong ang nakakasalamuhan nila, nagsalita na, pero deny pa rin sila ng deny. Yun ang mahirap doon sa kabila. Tapos papasukan pa ng mga kurimaw, na kahinahire nila na para ayong matakpan nila Jethro yung kanilang mga kabulastugan noon, nag-hire sila ng magde-defend sa kanila. O ayan. So ang point lang naman dito ni Kuya ASMB, hindi naman kami sa naninira, ang kwento ng mami sila naman yung kinikwento ni Kuya ASMB. Okay? Baka magkwento ng katotohanan about sa mami, naninira na ng tao, huwag aba-aba. Hindi naman ata ganun po. Okay? Ang atin lang naman dito, yung kwento ng mami, huwag natin ibahin. Okay, bakit ibahin ninyo na anong nangyayari sa magkaguluhan doon? Kasi pinapalabas din ng isang kurimaw din na yung ano daw, yung mga tesorero. Eh but, kung walang kapabayan, actually dapat nga dito sa lahat ng mamix ano noon. Ang tatay dito si Jethro E. Si Jethro dapat ang magko-control nito eh. Sila ang buhay, si Mahal patay na. Dapat tayo iisa na nagsusuporta natin si Mix Molino. Dahil sa kapabayan, the issue ay aminin. Ayun, nagkabuang-buang. Gusto naman ng ibang makasupporters ng makamahal, makamamigs, na ano, ang tunay na pangyayari, ano ba talaga nangyari ng mamigs? Paano nabuo? Paano nagkahiwalay? Yun lang po dun. Ano? Kasi hindi nila inaamin eh. Okay? Hindi nila inaamin na nagkamali sila. Okay? Tapos, dagdag pa ng mga issues. Ano? Mga issues ng mga vloggers din, sinasama din, lalong nagkakagulo, nadadamay tuloy ang pangalang mamis. Kahit hindi man sana kasama ang issues ng mga vloggers dito, kasi pinag-uusapan about sa mamis, ay involved din nila. Kaya yun, kaluhalo na. So, wala po tayo magtaka. It's okay, kasi tanggap naman natin lahat na wala na ang mamis. Pero wala, respeto na lang po ang iba dyan, na nandun pa rin support nila kay Mix, nandun support din kay Mahal. Ang kay Kuya SMB lang point, hindi paninira. Ang point lang reaction regarding po sa aking napakinggan na audio sa part 4 po. Ha? Ngayon po. Okay? Para na-involve na po doon ang lahat-lahat. Ewan ko kung may part 5 pa. Baka hanggang part 20 to. Abot hanggang part 20. Okay? Kaya again, ang akin lang naman doon na siguro alam naman ata ni Jethro yung mga conversation mula kay Mahal. Si Mahal sometimes nagtitext kay Eric. Diba sabi ko nga sa'yo na
si Mahal nagsusumpo niya sa kanyang mga kaibigan kung anong nangyayari yung nagaganap that day. Kasi, di ba nga ating isip na, isip bata. Adyan nga si Mahal ng DPWD. Tapos, yung text ng mga kaibigan, tapos mula kay Mahal cellphone, yung isa lang. Adi ba? Tapos, deny pa rin ang deny. Tapos, sasabihin nila doon sa kabila, nasaan katibayan ninyo? Eh, yung cellphone ni Mahal, ano na yun? Ibig sabihin nun, it is ano? Budul-budul? It is, gagawa-gawa kami, kucheros, ano lang, kwento. Wala, yung kay Mahal, ano na yun? Ebidensya na yun. Dalawala na nga si Mahal, ayun na lang. Ang inaano lang naman namin dito is, buong katotohanan regarding sa nangyayari sa mamis. Okay? Hindi yung gawa-gawa lang ng kwento. Hindi sa mong iba dyan, na puro gawa-gawa ng kwento. Pati mga personal na buhay na mga vloggers na involved na rin. But for me, it's not related about sa mamigs regarding po doon. Kasi para tayo, parang ano lang tayo nito eh. Grupo, ano, community nga tayo na naglalahad ng about sa mamigs. Hindi naglalahad ng mga paninira sa ating mga kapwa vloggers. Okay? Kasi kung ganun man lang, hindi. Hanggang dito na lang tayo sa community, hindi lalago. Paikot-ikot na lang. Parang pag-ibig, paikot-ikot. So, ayan po, ano, mga ka-idol, salamat, ha? At least, ang point ko lang naman dito, huwag natin, huwag tayo magsisi ng tao. Okay? Kasi, ang unang nag-issues, ang unang mga, nagpalabas ng mga texts is mula mismo kay Mahal. Ngayon, sinundan na po ng mga kanyang mga kaibigan. Kung nagtitext ba si Mahal talaga sa kanila, kinumpara, ito to naman. Kaya, yun po. Doon po. Confirmation na po yun. So, at least nalaman natin. Kahit wala ni si Mahal, at least, napahayag natin ng buong kwento. Okay? Ang inapod lang naman doon kay Jethro, I'm sure na alam ni Jethro regarding po that sa mga messages ni Mahal kasi sila naman ang laman ng buo talaga ng nangyari doon eh. Kasi actually, yung issue mga ka-idol, hindi mo na magaling sa ibang tao mula sa conversation mismo ni Mahal. Okay? Yun lang naman po doon. Oo, hindi galing sa ibang issues. Okay? Doon na medyo grounded na ano ni Jethro na paano nagawa yun ni Mahal? Diba? So, malalaman naman natin yung mga messages ni Mahal na medyo ano din, na medyo putol-putol. Okay? Kaya, ang point lang naman nito ni Kuya SMB na kahit ano, natitiktikan na, deny pa rin ang deny. Okay? Kasi hindi marunong magpanggap ng pangkanilang pagkakamali. Rason lang sila ng rason. Okay? Kasi nga, di ba, yung tao talaga mga ka-idol, if you are, ma-pride ka, ano talaga mga ka-idol, yung hindi ka talaga marunong magtanggap ng iyong pagkakamali. Kasi ang nasa isipan, nasa puso mo, tama ka. Na alam naman ang karamihan na mali ka. Ayan lang. So, hindi naman siguro bawas ng pagkatao mo hingi ng apology. Okay? Hindi naman siguro masama yun. Hindi naman siguro bawas. At hindi rin masama. Okay? So, ayan. Kasi marami pang re-reviewin si Kuya SMB. Ilang page pa po yun. So, even may ano, mas medyo masakit. Nag-ano lang ako din. Nag-update rin sa ating channel na Kuya SMB Vlog. Okay. Ayan, salamat ano mga kamahal, magkatulungan po magkaisa. Sa mga hindi po naka-subscribe sa aking channel sa mga kamahal dyan, please don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto for punto, pack na pack and a full na full. Have a good day bro, ingat, God bless, mabuhay po tayong lahat. Again, this is my reactions regarding po sa Lake Review Part 4 na kinakaharap ng issue ngayon ng mamigs noon na dinilit na nila ngayon. Have a good day everyone, God bless. Ingat.